we should now come into line with health reform principles. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Ngayon po ay inaabangan niyo po ba kung ano pong topic natin ngayon? For sure, mga kaibigan, aabangan niyo po at mag-i-stay kayo hanggang sa dulo. Bakit? Dahil ang topic po natin ay tungkol sa stimulants. Ano kaya tong stimulants? But before that, shall we all bow our heads for a word of prayer? Our gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, because you have been grateful and merciful to all of us. Father, at this very moment, this afternoon, we ask for your guidance. We ask for the Holy Spirit's guidance. May you grant us the knowledge and wisdom from above so that our viewers and those people, Father, who are ill, who are sick, and who are in their bed, Father, of sickness, may you help them to be cleansed and to be healed by your power. And guide me and also Dr. Tam, Father God, and also the other viewers who are watching us today. In Christ's holy name we pray. Amen. Okay, good afternoon ulit, Doc. Good afternoon. Ang ganda ng mga usapan natin, Doc, kasi talagang natataon na ano, timely talaga. Mm-hmm. So ngayon po, mga kaibigan, ano ba ang stimulants? So before yan, Doc, pag-usapan natin kung ano yung sinasabi ng Councils on Diet and Foods sa nabinanggit ni Mrs. White. Kasi mga kaibigan, ito pong stimulants ay kailangan nating malaman kasi baka mamaya sabihin nila, ay, gawa-gawa lang to ni Gladys. Okay, so ito po. From Councils on Diet and Foods, page 339, under the head of stimulants and narcotics is classed a great variety of articles that altogether used as food or drink irritate the stomach, poison the blood, and excite the nerves. Their use is a positive evil. Men seek the excitement of stimulants because for the time, the results are agreeable. But there is always a reaction. The use of unnatural stimulants always tends to excess, and it is an active agent in promoting physical degeneration and decay. Doc, ang grabe, ang tindi nun, Doc. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na itong mga stimulants na ito ay mga gamot. Makukuha rin pala ito sa atin pong mga pagkain. So Doc, ano ba itong mga stimulants? Actually, ito yung tinatawag na silent underground killer. Mm-hmm. Now without the knowledge of the majority, a lot of people developing disease by not knowing about the consequence, especially when you are habitually or eating frequently with that kind of material na nagkakaroon ng damaging loob ng ating katawan. Kaya pag pinag-usapan natin ng kaalaman na pangkalusugan or education or prevention, eh hindi natin po pwedeng hindi didiscussin itong mga vital na ito. Kasi ito yung mga napakalaki ng bahagi doon sa napakaraming mga tao yung nabibiktima nito. Na alam naman natin na nandyan lang yan, kumbaga sa kaaway. Kumisan, hindi natin binibigyan ng tuon yung mga hidden enemies natin. Na slowly but surely, mm-hmm. And they call that killing me softly. Na kumisan, ang kinagagalitan na natin lagi, nakikita natin lagi, yung mga naninigarilyo, yung mga umiinom ng alak, mm-hmm. O kaya naman yung the drugs. Pero siguro maganda, bigyan natin ng tuon ito, itong condiments nito, mm-hmm. Na maraming mga Pilipinong alam ko na tatamaan na naman talaga tayo. Oo nga. Ayan, nabanggit na po mga kaibigan ni Doc kung ano po yung stimulants na pag-uusapan natin ngayong hapon pong ito. At yun ay tinatawag na mga condiments. Alam niyo ba mga kaibigan at Doc, sa Councils on Diet and Foods ay talagang klarong-klaro na sinabi yan ni Mrs. White. Sabi niya sa page 339, condiments, so frequently used by those of the world, are ruinous to the digestion. So, ibig sabihin po pala mga kaibigan, ito palang mga condiments na ito yung mga ginagamit natin na pangpalasa sa atin pong mga table, sa atin pong mga kinakain, na pwedeng makasama
or pwedeng talagang masama na talaga para sa ating katawan. So mga kaibigan, ngayong hapon pong ito ay pag-uusapan po natin ang stimulants. Okay. So Doc, ngayong hapon Doc, bigyan nyo naman kami ng konting overview. Ano kaya yung iba't ibang mga klase ng mga condiments or yung mga stimulants? Actually, parang kung tutuusin, hindi natin isipin na kasama ito sa mga stimulating type of food. Number one, ito yung ketchup. Dahil, siyempre, ang ketchup, napakasarap naman talaga yan pag... Malasa do, kayo? Malasa. Pag kumain ka ng pritong... Yung, alam mo na, tokwa. Kahit vegetarian ka. Kumain ka ng... Yung piniritong potato. Ay, French fries do. Oh, yeah. Mm-hmm. O kaya naman, manok na... Fried chicken. So, siyempre, ang sarap naman talaga. Lahat naman tayo, aminin natin na huli naman talaga lahat ng tao, eh. Pero ang tanong, ano kaya naman ang ano nito? Yung participations dito sa katawan ng tao. Para in that way, kung malaman natin na hindi naman pala maganda ito sa loob ng ating katawan, at least mag-isip tayo kung paano natin palitan ng similar na walang ibibigay na anumang uri ng problema sa ating kalusugan. Katulad kunyari ng mga syrup na ginagamit sa pancake. Ay, yung mga artificial sweeteners natin. Yung mga artificial sweetener. Talaga namang pagka nasanay ka dyan, hindi mo malasahan yung sarap ng pancake kung hindi mo titimplahan yan. Oo nga. Katulad nga ng mga, di ba, may mga nabibiling barbecue na nilalagay nila ng sauce yan. Na yun yung tinatawag na yung word na teriyaki. Oo nga, Dok. Siyempre, yun yung mga pampalinom nam. Pero nasa under ano pa rin yan? Na nasa linya ng stimulating type of material. Na dapat sana malaman natin kung ano yung mga epekto nito. Kaya ko lang iniisa-isa ito. Katulad yung nyari ng mayonnaise. Itong mayonnaise, ginagamit talaga ito kadalasan sa mga tinapay. Yung pampalaman. Mga burgers, no? O, yung mga pampalaman. Lalo na kami, mga probinsyano. Pagka ikaw yung merong mayonnaise at bumili ka ng sandwich, astig ka na pag pumasok ko sa school nung unang kapanahonan. Ibig sabihin, may kaya ka na. Matindi ka. Nung araw kasi, alam mo naman, barrio, probinsya, di kami nakakain ng ganyan eh. Yun yung mayayaman lang yung merong mga iniinom na mga dekula eh. Kung tawagin naman natin soft drinks. Pero nagpapasalamat pa ako sa Panginoon dahil siguro bungan ng kahirapan, hindi kami binibigyan ng baon ng aming mga magulang. Alam mo, pinababaon sa amin. Kung ano yung pagkain namin, kunyari may saging, kamote, yun ang aming baon. Pero bibigyan ka ng pera para bumili ka ng processed food. During that time, hindi pa alam ng mga tao yan. Pagka kumakain ka ng mga masasarap na merienda, mayaman ka. Kaya yung mga kilala ko na mga klasiko na mayaman, namatay agad sa atake sa puso. Siyempre, hindi nila alam eh. So ngayon, marami mga kababayan tayo na maaaring hindi rin nila alam. Na baka kaya nagiging very ano na ngayon ng mga paggamutan dahil nakakaligtaan natin itong edukasyon. Kasi ang trabaho naman pala ng mga practitioner ng health, ituro yung kung paano lumusog yung tao. Kaya lagi kong binabanggit yung medical work, ay kung paano ma-educate sila sa kaalaman na maiwasan ang pagkakasakit. At hindi naman natin po pwedeng maiwasan ang pagkakasakit kung hindi natin itatakil ito. Kaya I'm sorry, this afternoon, we will probably discuss something that might not probably pleasing sa ating mga pandinig. Pero pag ito naman ay naintindihan natin, at least meron tayong choice o kapangyarihan para mamili. Totoo yan, Dok, no? I agree po sa mga sa ating pong mga manonood ngayong hapon pong ito. Napansin ko din, Dok, na parang kung sino yung may pera, kung sino yung may kakayanan na bumili ng mga pagkain na mga na-process or yung mga nabibili sa mga tindahan natin or restaurants, parang sila pa yung nagkakaroon ng sakit. Kaya parang advantage ng may kahirapan kapag hindi sila nakakakain nung mga trend na mga pagkain sa labas, ano? Kasi parang anong nangyari, yung pera ng may kaya, sabihin natin, yung mga nakakaluwag sa buhay, parang napupunta lang doon sa pang-pa-hospital nila. Noon yun. Pero ngayon, kahit ordinaryong tao na. Totoo. Madami ng makukuhang pagkain dyan sa... Sa tabi-tabi, no? Sa mga restaurant. Oo, na parang... Uso na nga yun sa tabi lang na kalsada.
Pahid-pahid na lang. Pahidan na dyan eh. Talagang enjoy talaga mga Pilipino dyan. Totoo, Doc. And at the same time po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin kayo na ma-inform po na ito pong mga condiments na ito, itong mga pangpalasa na ito, ay mataas to sa salt, Doc, di ba? Sa sugar. Ay, naku, matindi yan. Di ba? Tapos, ano pa? Sa fat. Yung taba. Di ba? Yung taba. Kaya mag-ingat po diba, tayo. Di ba? Diniscuss na natin yan. Kung yes. Ano yung mga, yung makukuha nila na hindi maganda mm-hmm. sa loob ng ating katawan. Ayun, kaya napaka-importante po. So, simulan natin, Doc, no? Para po sa atin pong mga manonood, ang topic po natin ngayong hapon pong ito ay stimulants. Kapag meron po kayong mga katanungan or comments and suggestions, maaari niyo po yung isend sa mga numbers po na magfa-flash sa inyong screen or isend niyo lamang po yan dyan po sa comment box section. So, Doc, ano ba itong artificial preservatives? Ano ba yung mga example nito? Ay, napakarami ngayong nabibili. Puro na nga lang artificial na halos eh. Wala na naman yatang ginagamit na talagang natural, no? Na natural eh. Kaya pag pinag-usapan natin itong mga artificial sweetener, artificial enhancement, mm-hmm. or artificial coloring, meron pa yan, ha? Mm-hmm. At artificial preservative. Lahat ng yan ay dikit-dikit yan. Mm-hmm. Puro chemical yan. Hindi na talaga ito yung tinatawag na mundo na para bang lahat ng kainin mo ay peace of mind. Kaya kung wala tayong edukasyon tungkol dyan, para bang feeling natin eh, wala tayong tinatawag na guilt. Importante kasi yung guilt eh, yung nagigilty ka pag kinain mo, at least may chance ka mm-hmm. na umatras kung alam mo yung consequence ng pagkain na kinakain mo. Kaya pag pinag-usapan natin ng high fructose, ang isa yung corn syrup. Hmm. Totoo, Doc, no? Napansin ko yun sa ating pong mga manonood. No? Tingnan po natin yung mga commercial na ketchup po na tatagpuan po natin sa mga grocery stores na makikita nila doon, Doc, na sa ingredients ay meron yung corn syrup. Yes. Eh, paano kung GMO pa yung corn na pinanggalingan? Mm-hmm. Sa syrup na lang, talo na. Mm-hmm. Eh, paano kung GMO pa? So, mapapansin natin, kunyari, bumili ka ng isang something na binili mo, mm-hmm. lagi nang merong corn syrup. Mm-hmm. Yung high fructose corn syrup. Yeah, mm-hmm. yun ang ingredients niya. Opo. Ayan. So, Doc, ano, grabe no, kasi ito yung pampalasa, kaya masarap yung ating mga ketchup. Kaya, kasi merong ano yan eh, tinatawag na habit forming eh, may addictions yan eh. Mm-hmm. Parang drugs din yan eh, na pag nasanay kang kumain ng mataas na lasa ng sweet o yung ganong uri ng material, ang tendency, tumataas yung ating blood sugar. Kasi bakit? Kasi hindi siya yung natural mm-hmm. na masasabi ko na talagang nasa under category siya ng anaerobic glycolysis o yung tinatawag na highly acidic na material na naging cause nga ng hindi napaprocess ng body. Kaya napakabilis tumaas ang blood sugar. Ang bilis pating bumaba. Mm-hmm. Kaya pag may diabetes ka na, hindi nare-retain sa bloodstream. Mm-hmm. Hindi katulad ng kumain ka ng mga saging, mm-hmm. pinya, buko, yung mga natural, mm-hmm. tumatagal yan. Hindi basta nawawala sa loob ng katawan niya. Kaya may mga diabetes, I would suggest na mag-take sila ng tinatawag na natural aerobic glyco, na ito yung nag-stay ng matagal sa loob ng katawan at walang tinatawag na acidic type of what you call effect mm-hmm. sa system natin. Kasi highly ano ang sugar eh. Mm. Highly acidic yan eh. At pagka naging acidic ang dugo mo, eh lahat ng uri ng problema mapasok sa katawan mo. Yan ang nga yung isa yung diabetes. Mm-hmm. Katulad, Doc, ng ano, dagdagan po natin ng mga kaibigan, yung diabetes, Doc, no? Yung heart diseases, yung obesity, yun, no? Kasi sama-sama na yun. Dikit-dikit na yun. Siyempre yung sukal, tiniturn ng katawan niya into fats eh. Kaya talagang bababa pati metabolism mo. Mm-hmm. Kaya nangyari, naistorang ka ng ganong uri ng extra weights na supposed to be na hindi naman dapat. Mm-hmm. Kaya po sa atin pong mga manonood, no, mas maganda pa din po na tayo na mismo yung gumawa ng sarili nating mga sauce, no, Doc? Yeah. Yung mismong, kunyari, gagawa man tayo ng sausawa natin, pwede namang kalamansi na lang. Mm. Di ba? Yung mga tipong ganun. At gusto nila ng maalat, edi gumamit sila ng konting yung sea salt, yung original natin. Kasi kailangan din naman natin sodium. Yes. So, basta lang huwag yung over. Mm-mm. Para hindi naman yung talagang sobrang malasang malasa na sasaktan naman natin yung ating mga internal organs. Mm-hmm. So, mga kaibigan, ano na ba, gusto nyo pong malaman kung ano ba itong mga natural sweeteners natin, yung mga organic actually, natin. Actually, kahit sabihin natin natural ngayon, siyempre may mga certain things na over-process. Over-process.
So kahit sabihin mo na sugar cane yan at na-overprocess yan, lalo na yung uso ngayon, mga sabaw, o yung tinatawag na highly processed na mga brown sugar, asukal pa rin yan. Maliban na lang yung tubo, kinagat mo o genus mo. Medyo ano yun. Okay pa. Okay yun. Energy talaga makukuha mo. Katulad ng stevia. Ang stevia, masyado nang popular ngayon. Nung araw yan, nung 1999. Katulad kunyari ng yakun. Pero ang the best na sugar, yung bang i-genus mo, saka mo hinalo dun sa tinitimplahan mo. Kaysa i-dry up mo, ipaprocess mo later on, mataas na rin yung count ng sugar niya. Ah, may ganun pala, Dok. Katulad ng saging na banana, di ba yung banana, i-blend mo yan. Kunyari, may ano kang cereals, lagay mo ng banana na liquid blend na, tapos lagay mo ng konting juice din ng ano, ng buko. Masarap ang lasa. Ah, so inimix, Dok, yung pinakasaging at saka yung buko? Oo, yun ang sweetener mo. Oh. O kaya dates. Yung dates, chapin mo ng maliliit. Ihalo mo kung ano man yung gusto mong timpla ng asukal. Ang dates, talagang walang side effect yan. Walang stimulating. Pero hindi rin dapat yung over. Kasi anything na matatamis, meron pa rin yung tinatawag na habit forming. Pinatataas ang taste natin. Kaya kailangan din, meron din tayong tinatawag na self-control. Na hindi naman yung common natural, eh kahit saging ba yun eh, kung isang piling naman eh. So you must learn how to be temperate in all things and try to eat accordingly. Kung ano man yung tama lang na amount sa ating katawan. Di ba, overeating, it's worse than meat eating. Yes. Eh kahit ba sabihin mong mais naman yan, eh kung 10 mais yung kakainin mo, ay talagang matindi ng sugar na ibibigay niyan. So ganun din naman ang kanin. Eh kung sabihin mo man na kanin nga yan, bigas yan. Eh kung 3 plato naman, kailangan din meron tayong self-control. Dahil yan yung pinakamahirap sa buhay ng tao. Dok, nabanggit mo kanina, Dok, yung overeating, yung discipline, di ba? Siyempre, nakalagay din yun sa Council on Diet. Mga kaibigan, ito po, isishare po namin sa inyo sa page 299, Councils on Diet and Food. Sabi po dito, there should not be a great variety at any one meal, for this encourages overeating and causes indigestion. So, di ba kung minsan, nagyayabang iba, vegetarian? To be honest, kaya hindi tayo pwedeng humatol eh. Siyempre, may mga pag-aaral nga na pag overeat ka lagi eh. Kuminsan, masama din yan talaga eh, sa katawan ng tao eh. So, kailangan talaga eh, control. Kaya merong temperance eh, sa 8 laws of health eh. Nalaman mo yung nutrition, nalaman mo yung exercise. Eh, paano kung ma-over-exercise ka? Lahat ng over, hindi maganda. For example, tulog. Sumopra ka naman. Puro tulog ka naman. Eh, kailangan mo rin ng activity sa katawan mo. So, ito yung bagay na dapat nating malaman. Itong 8 laws of health, kailangan meron ka rin limitasyon, may guide ka. Hindi naman common masustansya yung kinakain mo. Eh, sobrang dami naman yung pinapasok mo. Siyempre, kahit paano, hindi rin kakayanin ng katawan na handilin yan. At pag pinag-usapan naman natin yung iba pang mga batas ng pangalusugan, kailangan talaga well-manageable or something na kailangan nating ibigay yung kapangyarihan sa Panginoon para matuto tayo ng sukat. Kaya maganda talaga yung meron tayong knowledge. Totoo, Dok. And at the same time po na sa atin pong mga manonood, gusto din po namin na ibahagi sa inyo yung nakalagay po sa isang report sa Journal of Forensic and Legal Medicine. Kasi pinag-usapan po natin, Dok, no, yung artificial sweeteners natin. Yeah. Ngayon pag-uusapan natin, mga kaibigan, yung atin pong mga sauce. Sabihin natin yung lahat ng mga pampalasa natin, katulad, Dok, nung yung soy sauce natin, yung fish sauce, di ba? Mahilig tayo dyan, lalo na kapag may sinigang, gusto natin, may asim at alat, ano? So, ito po ay pag-aaralan natin ngayong hapon pong ito. Sabi po sa Journal of Forensic and Legal Medicine, February 2011 report, nakalagay po dyan, describes the case of a 55-year-old woman diagnosed with depression. She died after drinking a large quantity of shoyu. Shoyu is a Japanese soy sauce. So, doctors wrote, a salt dose ranging from 0.75 grams to 3 grams per kilogram of body weight can kill someone. And this was associated with symptoms of cerebral damage, which developed within hours. After drinking the soy sauce, she died as a result of massive pulmonary edema. And at the same time, yung na-document, Dok,
na sodium level niya, mga kaibigan, ay 187 millimoles per liter. Yung kailangan lang naman ng katawan natin ay sabihin natin ay 1.5 to 2.3 grams. So ibig sabihin pala per day po 'yon mga kaibigan ano. So ibig sabihin nag-exceed na siya kasi isipin niyo po. Grabe yung ano isang litro. 'Di ba? So parang ano 'yun eh parang imbis na ang ininom mo ay alak. At dahil hindi ka umiinom ng alak, ang ginawa mo naman ay nagpakalasing ka, nilagok mo talaga yung isang litro ng soy sauce. So talagang mamamatay ka. Grabe. At yung cost. Kaya nga napakahirap yung ano eh, yung bang hindi mo alam yung result nun eh, kung i-take mo yung ganung uri ng material na akala nila eh normal lang, okay lang. Mm-hmm. Pero maganda talaga yung maintindihan natin talaga na don't trust anybody. Yan ang pinaka-keyword dito. Na para bang akala natin everything's gonna be alright. But the point is, we must have some quality understanding. Especially kay anything na ipapasok natin sa katawan. Kaya nga binanggit dun, di ba? Kung kayo kakain man o magsisino man, ano man ang inyong ginagawa, isipin mo muna. Mm-hmm. Huwag yung basta na lamang na common na gustuhan mo. Hindi mo na iniisip kung ano yung magiging problema. Hmm. Pero Doc, yung case kasi nitong babaeng to, depressed siya. Hmm. So syempre, di ba pag minsan sa atin pong mga manonood, ano, minsan meron tayong mga mental disorders na pinagdadaanan or sabihin natin mga life challenges or experiences, di ba? Meron tayong mga pagsubok sa buhay. Hmm. Pero itong pagkakataon, lalo na, hindi ko alam kung sa Japan ba ito nangyari, ano, pero shoyu kasi yung ginamit, Doc. So parang in-assume ko po mga kaibigan na sa Japan ito nangyari. Pero kung dito din sa atin, kung gaano kadami, for sure yung ating mga manonood ngayon, nag-check na rin sila, kung gaano karami yung sodium content ng mga panimpla nila, di ba, yung mga condiments nila. Dahil alam niyo po mga kaibigan, yung isang tablespoon po ng salt ay equals or equivalent to 15 grams. Di ba, ang dami nun? So ibig sabihin, dapat pala kurot lang na panimpla natin sa ating pong mga niluluto kung gagamit po tayo ng asin or sodium or yung pampalasa po natin. Yun. Doc, grabe ang bigat nun dahil may namatay ng dahil lang sa condiments. Namatay ka dahil lang dun, di ba? Mm-mm. Parang hindi naman yata sulit yun. Mm-mm. Kaya kailangan talaga na warningan natin. O yung yes. Paalalahanan. Mm-mm. Na huwag naman tayong baliwalain natin itong mga impormasyon na ito. Mm-hmm. At kung paano dumami yung listeners natin, viewers natin. Para in that way, we can spread more awareness to mm-hmm. our beloved kababayan that there's something going on in our modern world that these kinds of thing should be the number one consideration mm-hmm. to prevent disease and at the same time on how to care others. Kasi ito yung ministry ng health. Mm-hmm. Kaya hindi ba meron tayong ministry of health. Siyempre ang purpose nila to spread the gospel of health. It's not just something like that na wala lang. Siyempre kasama ito na dapat nating maintindihan. Mm-hmm. Kaya pag sinag-usapan natin ng pangkalusugan, talagang wala tayong magagawa eh. Talagang uugatin natin ito eh. Talagang iisa-isahin natin talaga lahat ito. Hihimay-himay natin. At matapos nating ipakita lahat yan, and then may peace of mind tayo. Meron na tayong tinatawag, oh, meron na, pwede mag-work ang Holy Spirit. Sabihin ng Holy Spirit, oo, oh, napakinggan mo yan kaila Gladys, kaila Dr. Tama. Mag-iisip ngayon yung taababan, napakinggan ko na ito. Mm-hmm. Na ito palang mga ganitong klase ng pagkain. Pagkain pala, hindi pala maganda. Mm-hmm. Cause ng pulmonary edema, just mm-hmm. imagine that. Kaya yun ang dahilan kung bakit namatay siya. Mm-hmm. So, yun yung point natin. Opo. At dito sa Pilipinas, sa pa, alam ba nagugulat ako? Di ba usong-usong ulit yung suka? Mm. Eh, meron kong alam, nabibili ka ng chemical, titimplahin yan sa tubig, suka na. Ang ginagawa nila, lalagyan nila ng chicharon. Ah, ang masama, yung pinakasawsawan nila. Ang masama nun, ang chicharon pang binibili, chicharong baboy, na diniscuss natin yung mga nakaraan. Yung taba. Tapos ngayon, pagka medyo bitin yung pagka sawsaw mo. Sawsaw doon, iniinom pa yung suka. Kaya nagkakaroon ng problema sa blood. Kasi napakatindi sa liver yan. Lahat ng mga fermented na yan, yung suka na yan, I'm sorry ha, hindi yan advisable sa ating mga Pilipino. Lalo na, usong-uso rito yung aakyat ng bus. May dala silang mga tinda-tinda ng mga chicharon. Tapos mayroong boteng ganun. Inaalug-alug pa yan. Oh, yung may sili pa doon. May sili pa roon. Talaga yun yung karamihan mga paborito ng mga Pilipino. Kaya ito yung bahagi na sabi ko nga, marami tayong marirescue na makakaiwas
sa trahedya ng karamdaman at maraming pera ang may save at magagamit natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Amen. Doc, malinamnam na talaga para tayo nagluluto dito sa topic natin ngayon. Mga kaibigan, sinimula natin sa artificial sweetener. Dinugtungan natin ng mga sauce, di ba? Yung ating suka, yung soy sauce natin, yung mga fish sauce natin. Ngayon naman, mga kaibigan, lalo na sa inyo pong mga anak na nag-hamburger, nagsa-sandwich, dahil ito po ang content ng kanilang mga, yung mga pan, yung mga bread nila, no, Doc? Yeah. Mayonnaise, Doc. Ano ba tong mayonnaise? Ako po, eh, alam mo naman, paborito talaga ng mga Pilipino yan. Ako rin naman, nahilig ko dyan noong araw, eh. Eh, nung malaman ko lahat ito, nagtataka nga yung mga kaibigan ko, ano ka ba naman, Doc? Wala na bang pwede ka nang kainin? Lahat na lang nang nandito sa handaan eh. Hindi mo kinakain. Sabi ko, paborito ko rin yan nung araw. Mm-hmm. Kaya lang ako, syempre ngayon, iba na ako. I'm not getting younger anyway. Mm-hmm. So, hindi ko naman po pwedeng basta na lamang na hindi ko iingatan yung katawan ko. Gusto ko naman, ma-enjoy ko naman yung edad kong ganito. Mm-hmm. Kaya nga, ang pinopoint ko lagi, basta maingat pala yung tao, hindi madaling bumigay ang katawan. Purposely, dinisign ng Panginoon ang ating kalusugan pang mahabaan. Kaya lang umiiksi at hindi natin i-enjoy yung tinatawag na kwalidad ng kalusugan kasi nga hindi natin binibigyan ng tuon at daan yung tinatawag na lifestyle. Kaya pag ang lifestyle natin, napunta na tayo doon sa mga bagay na pinipili natin yung mga natural, syempre ang body natin ay 100% natural, organic. Pag sinabing organic or natural, dapat ang kakainin mo, i-match mo doon sa pagkalalang ng Panginoon. Mm-hmm. Kaya pag alam na natin yan, for example, mayonnaise, ilan ang calories niyan? Nasa 103 ang calories. At the same time, 12 grams ang taba niyan. Mm-hmm. At mataas din yung saturated fats niya. Na kung tawagin nga natin eh, LDL, mm-hmm, low density, mm-hmm, na hindi maganda sa loob ng katawan. Kaya ito ay nagiging dahilan kung paano nagiging cause ng pagkaklag ng mga ugat, yung arteries. Mm-hmm. Na yun yung nagiging dahilan kaya kung bakit napakarami nagkakaroon ng heart disease. Kaya bato-bato sa langit, doon sa mga mahilig sa mayonnaise, eh medyo dahan-dahan. Eh kung ako tatanong talagang mo, hinto na natin ako, yung pagkain. Hinto ko agad yan. Opo. Eh. Marami naman pampalit na natural mayonnaise. Mm. Oh, Doc, teka lang. Bago, kasi Doc, gusto ko rin malaman kung ano ba yung pwedeng alternative sa mayonnaise or sa mayonnaise. Pero alam niyo po mga kaibigan, nakarelate ako kay Doc. Kasi kanina, nabanggit mo Doc yung tungkol po doon sa, syempre nakakain ka na din noon. Ako din po mga kaibigan, yung mga fried chicken na yan, talagang nakain ko din ay, yan. Talagang grabe talaga yung ano niya. Mm-mm. Pero alam niyo po mga kaibigan, yung binabanggit po nga natin na disiplina, yung binabanggit nga po natin na maging ano, magsaliksik talaga tayo, kailangan tayo ay sabihin natin na kahit na hindi yung ibang tao yung magsimula sa atin na baguhin tayo, kasi tayo lang po yung magbabago ng sarili natin. Tayo lang yung nakakaalam kung paano yun simulan. At ngayon na po yun. Kung kayo po ay nanonood, kung meron po kayong comments or kung meron po kayong katanungan, isend nyo lamang po yan dito po sa Hope Channel, North Philippines at sa mga numbers po na magfa-flash po sa inyong screen. Dok, ito na ang tanong ko. Ano ba yung mga alternative natin na pwedeng maging mayonnaise? Actually, gumagamit din tayo ng mga ano eh, mga natural tofu eh. Bine-blend dyan eh. At hinahaluan lang ng mga may olive oil. Mm-hmm. At nilalagyan din ng ibang mga natural na mga pampalasa. So yung asin, pwedeng ganun? Pwedeng gumamit tayo ng mga natural na yung mushroom. Mm. Yung shiitake. Para malinam naman yung lasa niya. Tapos may certain preparation yan. Na kung minsan nilalagyan din niya ng tawag dito yung blended na buko para may essential fats siya. Yun ang pinaka-milk niya. Pag hinalo-halo mo yan, actually, talaga napakasarap ng lasa. Yung iba, nilalagyan pa nilang avocado. Mm. Para talagang sobrang linamnam ng lasa. Mm-hmm. Kasi yung fats, Doc, yung nagpapalinamnam, no? Yun yung papalasa. Kaya kailangan talaga natin maging, ano tayo, ang tawag dito yung maging mag-eksperimento. Mm-hmm. Ibig sabihin eh, huwag tayong ihinto. Lagi tayong gagawa ng mga preparation na alam natin na makakalusog natin katawan. Ayun. Naku, Doc, nagugutom na ako. Parang gusto kong gawin yung mayonnaise na natural sa bahay mamaya. Mm. And at the same time po sa atin pong mga manonood, hindi pa nagtatapos doon. Dahil, Doc, ano naman yung tinatawag natin na margarine? Kasi isa din to sa mga spread natin, di ba? Oo, oh, marami niyan sa buong mundo. Eh. Talaga na nakapakasarap naman talaga ilagay yan sa mga tinapay. Eh. Mm-hmm.
Lalo na yung mga toasted. Mm-hmm. Pag pinahiram mo ng margarine. Margarine. Eh, talagang very inviting. Talagang it will stimulate your taste mm-hmm. by just looking at it. Na pag nakita mo na mayroong ganun, pagka nga pupunta ka sa isang lugar, bibili ka nun nga yung pagkapasko. Yung puto bumbong? Puto bumbong. Ayan. Aba, nilalagyan. Uy, totoo yun, Dok. Di ba nilalagyan talaga ng margarine? Margarine yan. Talaga nung masarap. Pero alam mo, hindi ko naman sa inaano. Ito naman sa ngayon na doon sa mga nabasa natin, ganun. Na ito palang mga pagpuproduce ng mga animal fats na ito, pinapakunuan yung mga iba't ibang mga patay na hayop dinadala sa rendering plant. Tapos yun yung pinapakunuan. Matapos gilingin, pinapakunuan sa 20-footer boiler tank. At yung nagsettled na taba sa ibabaw, doon karamihan kinukuha yung mga taba na yun. Ah, at ito yung mga nagiging margarine na ginagamit sa... Hindi naman saktong-sakto. Okay. Pero ang pinapoint ko dito, doon yung tinatawag na material na binibili ng bultuhan na nilalagay sa tinapay. Ah, hinahalo siya. Hinahalo. Kaya yung tinatawag na pinanggagalingan nun. Kaya talagang medyo tagilid ang ano natin ngayon. Eh. Talagang masasabi ko, alam tayo magagawa, this is just an education. Mm-hmm. We are not trying to put down anyone or something. But we are here to just educate our people in the area of preventive procedure mm-hmm. para magkaroon tayo ng tinatawag na idea para hindi naman yung... At ngayon naman, meron na rin namang mga na-invento ng mga natural na mga margarine sa Tagalog. Mm-hmm. O kung tawagin namin kasi sa probinsya yung margarine, ano yun eh? Mantikilya. Ayan, oo tama Dok, oo, mantikilya. Mm-hmm. Ayan. And at the same time po sa atin pong mga manonood, ano, kung nakalimutan niyo po or hindi niyo po napanood yung episode namin tungkol po sa mga fats, ay babalikan niyo po ito sa doon po sa ating pong mga balikan previous. Balikan nila yung episode natin. Balikan niyo po doon sa... Yung mga ngayon lang nakapakinig. Yes, balikan niyo po yung episode namin tungkol sa fats at ano yung healthy at ano yung unhealthy, di ba, Dok? Hindi ba, usong-usong yung antitigas? Yes, yung mga bar-bar talaga. Tuwan-tuwa naman tayo talaga doon dahil niisip natin, okay ito ah. Mm-hmm. Sikat nga sa amin sa probinsya, pag may birthday yan at piyesta, ay talaga namang pag may palaman na ganun, talagang hindi mo maipaliwanag kung ano yung kaligayahan nila. Mm-hmm. Na ito pala, buti na lang, binigyan tayo ng liwanag tungkol dito. Mm-hmm. Na hindi na tayo patuloy na nag-te-check ng ganitong uri ng mga pagkain. Alam niyo po ba mga kaibigan, isa pong trivia tungkol po sa margarine na the more solid it is, the more trans fat it contains. So ibig sabihin pala Dok, yung mga margarine na binabanggit niyo po kanina, yung mga bloke-bloke na yon, mas matindi pala yung content ay, ng trans fat. Ay, matindi yung effect niyan. Saka hindi pa natin pinag-usapan yung bacterial content niyan. Naku Dok. Hindi ba nung nakaraang pinag-usapan natin yung isda na nga lang sa 50 million mm-hmm. bacteria per gram. Mm-hmm. Yung baboy, 95 million per gram. Siguro susunod, pwede natin hanapin kung gano'ng karaang bacteria meron yan. Mm-hmm. Lalo na yung cheese. Oh, mga kaibigan. Ay, solid din yan. Talagang solid na solid yan. Talagang, At malinamnam yun, Dok, di ba? Ay, naku, grabe. Paborito ko nung araw yan. Talagang pag meron kang mga palaman na ganyan, talagang... Tumitingin ka sa likuran, sa harapan, kasi baka may humingi sa'yo, babawasan niya yung pagkain mo. But anyway, yun yung pinaka, ano natin talaga, o edukasyon. Mm-hmm. Na huwag naman tayo magdaramdam kung sakali mang, at doon naman sa mga paborito nila yung mga yan, eh, it's your choice anyway. Ayan, salamat Dok. And at the same time po, sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods, page 188. Sabi po dito, "The true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. Men need to think less about what they shall eat and drink of temporal food and much more in regard to the food from heaven that will give tone and vitality to the whole religious experience." Mga kaibigan, grabe Dok, no? Sa ating pong mga manonood, yung binasa po natin na galing po sa Councils on Diet and Foods, alam na mismo, sinulat na mismo, binigay na vision kay Mrs. White ng Panginoon yung tungkol sa stimulating food. Yeah. Di ba, Dok? Saka nakalagay lahat yan sa Councils on Diet and Foods. Nakalagay pa nga dyan yung coffee.
Okay, Doc. Dahil pati binanggit nga, mo na. Pati nga yung alak, nakalagay din yan. Okay. Stimulating din yan. Ayan. Mga kaibigan. Saka tea. May mga tea na stimulating. Naku talaga. Mga kaibigan, ito po. Next, Doc. Yung coffee naman, Doc. Paano naman siya naging stimulating? Eh, siyempre, mayroong caffeine yan. At tinalagyan pa rin ng sugar yan. Eh, yung pang binuboost na animal sugar. Milk yan. Oo nga. Isa yung creamer. Yan. Oo, yung creamer na yan. Isang katerbang stimulating material niyan. Kaya masasabi ko talaga na talagang hindi ganun kadali. But anyway, yung binasa mo kanina yan, kasi nung binasa ko yung the whole context niyan, ang ibig pala ng Panginoon, while God is still there in the heavenly sanctuary, He wants His people to undergo fasting. Na ang fasting pala, na tamang fasting, nasabi diyan, hindi naman yung wala kang kakainin na tubig lang. Kakain ka, pero tanggalin mo lang yung stimulating. Fasting pala yan. It means ina-align mo yung diet mo accordingly while God is still there mediating within God's people to see to it na we are preparing for that final home when Jesus comes for the second time. It means kung tawagin translation diet, pag sinabing translation diet, back to original. Kakain na tayo ng mga pagkain na design na para sa ating katawan. Kaya binanggit dyan yung fasting. Fasting na walang kakaining stimulating. Eh, pero kasama sa stimulating ang flesh food eh. Kaya talagang vegetarian. Oh. Alam ba, pag nag-vegetarian ka, tinanggal mo yung mga stimulating na yan. Believe me, you will enjoy life. No matter what. It's a gift from God. Totoo doon. Kaya meron tayong 8 laws of health. Ang purpose pala ng 8 laws of health, para maging unique ka, para maging si Daniel ka, para hindi maging ordinary yung pamumuhay mo. Makita ng maraming mga tao, bakit nagkalat ng karamdaman? Ang daming taong pila-pila sa hospital, pero bakit sina Gladens, sina Dr. Tam, hindi tinatabla ng anong karamdaman? Walang maintenance, zero. Why? Totoo doon. Because we are following. Accordingly, hindi ko sinasabi naman ako na may masuno rin na todo-todo. Siyempre, may mga limitasyon tayo. I'm not claiming anything that I have, what you call it, perfect, yung pagsunod. Pero nakita ko na rin yung talagang pagkakaiba, yung beneficyo nito. Na sa edad ko nito, na-enjoy ko talaga yung normal na buhay. Na wala akong arthritis, wala akong sakit sa tuhod, nakakatakbo ako. Kahit saan ko gustong pumunta, nakakarating ako. Ang lakad ko talaga namang normal. Samantalang yung mga kaedad ko talagang kailangan pa ng assistance. Eh, tatakbo ka ba naman sa basketball na nakipagtakbuhan ka sa mga kabataan? Eh kung medyo ang tuhod mo, medyo palinghado na. Eh hindi naman po pwede mangyari yan. Pero doon ko nakita na ito palang dinidiscuss natin na mga stimulating type of food ay merong napakalaking bahagi dyan sa area na kailangan talaga maintindihan ng maraming mga kabataan at ating mga ang mga magulang na talagang ipakita natin na hindi pa huli ang lahat. Totoo, Doc. It's not too late yet to start a new beginning. Ang masasabi ko lang, Doc, I really praise God na nabasa ko yung libro ng Councils on Diet and Foods. At nagpapasalamat din ako kasi binigay ito sa atin ng libre, walang bayad ng Panginoon at ni Mrs. White dahil siya ang nagkaroon ng vision. Yung libro na yun eh. Yes. Kaya talagang tayong mga pinagkalooban nito, hindi natin dapat sarilinin. Talagang we need to spread and tell good news to people that there is a way that we could possibly live a life without having any kind of health problem. But the question is, are we going to cooperate with them? Yun yung pinakamabigat. Di ba binasa mo kaninang maga, yung nakaraang episode? Na ang sikreto pala na matanggap mo yung blessing ay yung pagsunod. Totoo, Doc. Diba? Paano kayo i-bless ng Panginoon? Eh, hindi mo naman ginagawa yung gusto niya sa buhay mo. Gusto mong lumusog. Eh, ang kalusugan, hindi dumarating ng aksidente yan. Hindi mo pwedeng hingin sa kapitbahay mo yan. O kaya bilang anak, hihingi ka sa magulang ng kalusugan. Ang kalusugan, talagang pinaghihirapan yan. It means, pipigilin mo yung sarili mo pag alam mo hindi makakabuti sa iyong katawan. Totoo, Doc. Nakarelate ako doon sa pipigilan mo yung sarili mo, didisiplinahin mo ang sarili mo, mga kaibigan. Kaya kung meron po kayong katanungan ngayon pong hapong ito sa atin pong topic na stimulants, maaari niyo po yung isend po dito po sa Hope Channel North Philippines or sa mga numbers po na magpa-flash po sa inyong screen. Doc, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga resulta nitong mga stimulants sa katawan natin? Noong araw kasi ako, ang trabaho ko sa Amerika, respiratory ako eh. Ang trabaho namin, mag-suction.
ng mga mucus, lalo na may mga pulmonary edema. Okay, merong COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Ang ginagawa namin, sinasaksyon namin dahil hindi makakahingi. So ngayon ito palang mga stimulant na ito, eh meron din palang participation tungkol dito sa bahagi na nagkakaroon din ng tinatawag na problema doon sa build-up ng mga mucus, lalo na sa linya. Anong linya? Yung tubo. Yung esophagus natin. Yung esophagus natin. Nagkakaroon pala ng ano yan? Ng, sa airway natin. Sa airway natin. Okay. Kaya ginagawa namin, pinipilit namin na, siyempre, titignan mo yun sa di ba, meron tayong stethoscope. Yes. Eh kami naman, akala mo naman kuumarte, akala mo naman ang gagaling. Gagawin namin, papakinggan. Yung stethoscope, ilalagay ko sa dibdib, saka sa likod, hinga malalim. Madidinig ko, may rouse, may wheezing. Sabi niyan, merong asthma. Okay, merong ronchi. So ngayon, pagka nakita namin na yun, napapakinggan namin ngayon, alam na namin kung anong gagawin namin, mga respiratory. Magsasaksyon na yan. Naku, nahihirapan talaga. Ang problema, yun nga ang cost ng mucus forming sa kinakain nila ng mga stimulants na yan. Kain ka ng kain, saksyon ka naman ng saksyon. Tapos ang problema, nakasabit pa yung pinanggagalingan ng tinatawag na mucus. Na pagkain na mataas yung tinatawag na stimulating material. Bato-bato sa langit. Tama na yung magagalit. Kaya nagkakaroon ng tinatawag natin glandular destruction. Maganda siguro, ano yun? Oo, yung glandular... Yung apoptosis, na kung tawagin nga sa medical term. Yes, Doc. Bali, sa ating pong mga manonood, ang ilan po sa mga resulta ng problema po kapag nakakakain po tayo ng mga stimulants ay yung catarrh, which is yung binanggit nga kanina ni Doc, na build up ng mucus natin. Mucus. Yes, oo. And at the same time, yung mga chronic inflammation. So, yung mga problems natin na mga kasukasuan or, di ba, yung iba't ibang mga... problema like yung sa puso natin, mga pagbabara, and at the same time yung paninigas, yung pagtigas po, yung hardening ng ating mga arteries, which is yung tinatawag natin na atherosclerosis, and at the same time yung glandular destruction. Alam niyo po mga kaibigan, itong glandular destruction, ito yung merong process na apoptosis na tinatawag, Doc, na kung saan itong process na to ay nakaprogram siya para patayin or para mamatay yung pinaka-cell dun sa katawan natin. Kasi nga, pine-prevent niya na magkaroon ng cancer cells. So, if we continue na kumain ng mga stimulants na magkukos naman para patayin yung mismo natin, Kailangan mong sacrifice ka, katulad niya ng Panginoon. Bakit kailangan i-sacrifice ng Panginoon ang buhay niya? Kasi ang purpose ng Panginoon, para mabayaran yung kasalanan ng sandibutan at magkaroon ng chance na magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Kaya nangyari, because of sin, for example, mga stimulating na yan, ang mangyari, yung ating sariling immune system o yung ating cells na yan, ay kailangan pa silang mag-sacrifice at mangamatay para lang ma-regulate at magkaroon tayo ng chance na hindi tayo dapuan ng karamdaman, lalo na yung sakit na cancer. Totoo yan, Doc. And at the same time po, sa mga kaibigan po nating nanonood, yung permanently na magkaroon tayo ng impaired digestion. So, hirap na tayo, hirap na yung chan natin. Alam mo ba na pag nagkaroon ka ng impaired digestion, lahat ng sakit, tatamaan ka. Kasi paano magkakaroon ng assimilation, absorption ng nutrients, vitamins and minerals and so on. When you are not... Kung impaired na yung digestion. Kung impaired na yung panunaw mo. Kaya yun ang number one naming unang tinitingnan kung paano improve ng panunaw. At ang isa pala sa nagpapa-improve ng panunaw, fasting. Fruit fasting or liquid fasting. Okay. Para bumalik uli. Tapos yung oxygenation, lalo-lalo na kapag napunta ka sa mga fresh air, pinapa-improve pala niya ng panunaw. Ang ganda nun, Doc. Yeah. Di ba? Libre lang pala yung pwedeng... Alam mo, pag pumunta ka sa malalamig na lugar, yung fresh air, yung high elevated area, yung tabi ng mga lake, mapapansin mo, ang sarap ng kain mo. Ang daling tunawin yung kinakain mo. Kasi ini-stimulate, kumi-stimulating dyan sa mga, sa tinatawag na mga pagkain ng mga sugar na yan, at mga processed food na yan, may stimulating din yung fresh air. Ini-stimulate naman yung digestive system mo. Kasi may oxygen din. Kasi may oxygen. Kailangan pala natin yung natural stimulating material. Kasi relaxation yun, sa atin pong mga kaibigan. Ang ganda, Doc, nung mga stimulants na ito, pero dapat yung stimulants na ito
ay i-prevent natin. Yun ang kagandahan na alam na natin, dapat malaman na natin yung mga stimulants na to para maiwasan natin at para ihinto natin yung paggamit nito. Ano pa yung mga sakit, mga kaibigan? Gastric ulcer, Doc, di ba? Gastric ulcer. Oh, ang daming meron yun nyo, kaya ang dami, ang lakas ng ano ngayon itong mga anti-acid na binibili ngayon sa under the table. Na yung, ibig sabihin, pwede sa mga drugstores natin. Oo, kasi siyempre talaga napakarami may problema dyan eh. Ayun. And at the same time, yung ito na Doc, yung sinasabi mong cancer of alimentary canal, which is yung sa esophagus natin. Yung pinakadaluyan ng kinakain natin mga kaibigan hanggang sa bituka at hanggang doon sa labasan ng ating mga dumi. So nagkakaroon din pala ng problema kasi yun yung dinadaanan ng mga stimulants, Doc, di ba? Kasi kinakain natin. And last but not the least, Doc, yung inflammation sa ating colon, which is yung colitis. Diba, Doc? Dahil lahat yan, no? Mga, ang problema talaga ay nasa digestive tract natin, mga kaibigan. Doc, grabe, hindi ko talaga lubos maisip na isang oras lang ang programa natin. Eh, siguro naman, ganito gawin natin to make it more straight. Mm-hmm. Ang tawag natin dito, junk food. Oh, diba? Ano ba sa Tagalog ang junk food? Ay, Doc, basurang pagkain. Eh, why we are putting those kinds of food inside our body? Oo nga, Doc. No way! Mm-hmm. I have only one system. Mm-hmm. And I cannot afford to lose it. Mm-hmm. Why? It's a gift from God. And I'll do the best I can to see to it that I'm going to take care of myself. Because no one will do it for me. Mm-hmm. And I'm encouraging each and everyone this afternoon, if you want to stay healthy, listen, makinig kayo sa programa ng Kaalaman Pangkalusugan. Ako'y naniniwala, maraming tao ang ating matutulungan. Dahil isang bahagi natin, dahil tayo nalalapit na sa panahon na napakaselan, siguro magkaisa tayo at ating ibalik sa Panginoon ang kapurihan na ating bantayan ang kalusugan na binigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen. Doc, gusto ko lamang din pong ibahagi sa atin pong mga manonood ngayong hapon pong ito ang nakalagay po sa Ministry of Healing, page 325. In this fast age, the less exciting the food, the better. Condiments are injurious in their nature. Mustard, pepper, spices, pickles, and other things of a like character irritate the stomach and make the blood feverish and impure. Soon, ordinary food does not satisfy the appetite. The system feels a want, a craving for something more stimulating. Mga kaibigan, dadako naman po tayo ngayong hapon pong ito doon po sa Q&A natin, Doc. Kasi marami sa ating mga kaibigan yung nag-send ng kanila pong mga questions para mabigyan pansin kung ano yung mga nararamdaman nila, no? Mm-hmm. So, i-emphasize lang natin mga kaibigan na maaari niyo pong isend ang inyo pong mga questions and suggestions po dito po sa Hope Channel North Philippines. So, unang tanong, Doc. Pwede bang paghaluin ang aloe vera at buko juice? Pwede naman kasi parehas naman silang natural. Okay. Pero kung gusto mo na maganda yung kidney mo, pwedeng dagdagan mo ng cranberry. Mm. Okay. Doc, ano ang tamang oras ng pagtulog? Mas maaga, mas maganda. Kung kaya mo ng 8 p.m. eh. Kahit gumising ka ng 4 a.m. in the morning, talaga yun yung pinaka the best. Kasi alam mo yung 4 a.m., mm-hmm. Nakakagulat ito, ha? Dito pala napakataas ng negative ion. Mm. Yun nga lang na tabanan mo yung mga puno, yakapin mo. Yung tinatawag na magnetic, mm-hmm. Ipapasok talaga yung kuryente sa loob ng katawan mo. Kaya napakaraming namimiss yung mga kabataan. Na yung madaling araw pala, yun pala yung pinaka-healthy na oras na kailangan ng katawan mo. Kaya kailangan talaga, maagang tulog, lumabas ka ng madaling araw. Eh, yung gumagawa na ito, magsasaka. Yung mga magbubukid, maagang matulog, madaling araw, gigising na. Kaya pala malalakas ang katawan nila. Eh, sino ngayon ang gumagawa niyan, lalo na yung mga kabataan natin ngayon? Magpupuyat, mag-gadget, lahatin mo na, manood ng TV, and then gigising alas 10 ng umaga. Come on! We really have to consider that. Educating and telling our young people. Na kung gusto nilang maging malusog ang katawan, wake up early, but you must sleep early. Totoo yun. Gusto ko yun, Doc, no? Wake up early, but you have to sleep early. Eh, paano ka naman? Kunyari, natunog ka ng alas 2 ng madaling araw, tapos alas 5, gigising ka.
aba, eh, kulang ka na nun. Mm-hmm. Kaya di ba pinag-aralan natin yung liver, yung kidney, mm-hmm. yung lungs natin and everything. May kanya-kanyang oras na kailangan yan. Mm-hmm. Na pag nakulang ka sa tulog, hindi magiging maganda yung regeneration niya mm-hmm. o yung repair niya. Mm-hmm. Ayan. O, salamat po sa mga katanungan nyo. And ito, Doc, meron siyang glomerulonephritis, Doc. Ano po ba ang fruits and vegetables na dapat kainin? Actually, pagdating sa prutas naman, wala namang prutas na masama sa kidney. Ang masama sa kidney, animal protein. At itong mga pinag-uusapan na stimulating food na ito, lalo-lalo na yung mga processed food. Dahil talagang mahirapan lalo yung kidney. Plus, huwag iinom nga ng mga inumin na mga dikulay. Lalo na yung mga soft drinks. Talagang hindi ko masasuggest yan. At pati kape, ay hindi ko maipapayo. Lalo-lalo na pag meron ka ng nephritis na ganyan o kidney problem, ay balik ka sa buko. Mm-hmm. Inom ka ng tamang amount ng tubig. At pwede ka rin maglaga ng tanglad at yung dahon o yung buhok ng mais. Okay. Doc, ito po. Lagi pong sumasakit ang lalamunan ko. Parang tonsillitis. Ano po ang dapat gawin? Karamihan kasi ng may mga tonsil, unang-una, ay meron silang tinatawag na problema dun sa kinakain din at the same time. Mataas ang sugar nila, sobrang katawan. Tapos iwasan ng malalamig. Okay. Palakasin ang immune system. Ano, automatic naman ay kusa namang nawawala yan. Mag-take ng mataas na count ng vitamin C. At kumain ng maraming prutas at gulay every day, uminom ng maraming tubig, magpahinga. Mm-hmm. And hayaan ang katawan na mag... Repair, no? Repair. Okay. Dahil may kakayanan naman ng ating kalusugan. Mm-hmm. Pero magpa-check up pa rin sa ating mga magdama. Oo naman, Doc. For emergency. Yes, opo. And at the same time, Doc, ito po. Sabi niya, Doc, minsan maayos ang tulog at minsan hindi. Ano po ang dapat gawin? Pagka hindi maayos ang tulog, ibig sabihin yan, unang-una, ay maaring... Mataas nga yung mga stimulating na matutulog na lang, mag-gadget pa, inom pa ng kape. Kaya mangyayari, madidelay ang tulog mo. Mm-hmm. Kaya ups and down. Or kung gusto mo makatulog ng maaga, situate na meron ka activities sa whole day. Mm-hmm. Sa whole day mo, meron ka exercise, meron kang ginagawa. Tapos matulog ka na mag-take ka ng hot shower, mm-hmm. magnesium is one of the best. Saka yung sabaw ng nilagang saba. Dahil nakapagpaparelax yan. At binibigyan tayo ng tamang pagpapahinga. Okay. At kailangan talaga natin ng panalangin. Kalimutan ng stress, problema. Doc, at sabihin mo sa sarili mo, tutulog na ako. Oo nga naman, Doc. No? Doc, pag pinaghalo ba ang carrot, cucumber at ampalaya, maganda ba yung epekto nito sa akin? Ay ba, eh maganda yan. Dahil siyempre may cucumber na, may carrots pa. Mm-hmm. Tapos lalagyan pa ng ampalaya. Mm-hmm. Kaya lang, ampalaya, baka masira yung chemistry ng dalawa pagdating sa lasa. Okay. Hiwalay mo na lang yung ampalaya. Ampalaya, no? Kasi cucumber na lang at saka yung carrot. Carrots. Kasi yung carrot po, mga kaibigan, ay matamis siya, no? Patuloy yung carrot at saka yung cucumber, maganda yan sa pampaganda ng pakiramdam. Okay. Kasi parang natural coolant yan eh. Kaya itong cucumber, ginagamit nga ito na pag medyo lagi kang, di ba, lagi kang pawisin na pawisin, mm-hmm. hindi regulated yung temperature ng iyong loob ng katawan, maganda pala yung cucumber dyan. Okay. Doc, ano po ang gamot sa may hyperacidity? Kasi palagi po akong may hangin sa tiyan. Actually, yung mga may palakain ng ano, flesh food. Kasi highly acidic kasi ang flesh food eh. Tapos yung nakakakain kayo ng mga processed food, kasama na dyan, yung matataas yung asukal, yung maalat, syempre may participations niyan. So kailangan din, pag ikaw yung mataas ng acidity mo, unang-una, ay magkaroon din ng fasting or cleansing. At kumain ng malalambot na hindi matitigas mo ng pagkain. Mm-hmm. Hanggang sa maisauli ng katawan, yung ganunong uri ng nararamdaman. Mm-hmm. At exercise din, malaking tulong yan. Doc, ito na yung last question natin, Doc. Magandang hapon po. Nanonood po ako, Doc, ng Kaalamang Pangkalusugan. May tonsil problem po ako na nagsimula po na laging sumasakit ang lalamunan ko. Pinayuhan po ako ng doktor kung paano ko tatanggalin. Pero ganun pa rin po, nagpapabalik-balik lang sobra. Nakakahiyaman. Ang baho po ng hininga ko. Tulungan niyo po sana ako. Baka may natural na paraan para tuluyan itong mawala. Kasi wala naman po akong pang-opera. Sana po ay matugunan po ang problema ko. Ang ginagamit yan sa mga natural, itong garlic, saka mm-hmm. yung echinacea, golden seal.
At the same time, nilalagyan dito ng charcoal poultice para absorbin yung inflammations niya through that charcoal. Mm-hmm. Tapos, aminom na maraming tubig, mag-take ng high count ng vitamin C, at to situate na walang kakaining na maaaring makapagpababa ng immune system. Ito na ngayon mga matatamis. Mm-hmm. At umiwas muna sa white rice. So, ibig sabihin, Doc, yung bukol na yon dun sa lalamunan, dun sa parang tonsil part, sa, yeah, sa part ng tonsil niya, matatanggal yun ng kusa? Parang i-impress? Automatic na, it will heal by itself. Okay. Your body will take care of it because we have a natural healing. Mm-hmm. Ability within our body. But the only way for the body to undergo with that kind of processing or natural healing, we must cooperate with the eight laws of health. We must eat proper diet, drink a lot of water, and using natural remedies, especially yung mga natural antibiotic. Nandiyan na nga yung garlic, echinacea, and golden seal. Mm-hmm. Both yan, pagsamasamahin yan. At alam na nila yan, ma-serve na nila yan, mm-hmm, kung saan man nila gustong pumuntang mga health store. Mm-hmm. At the same time, uminom na maraming tubig, at mag-exercise din. Kasi ang tonsil kasi, pag nag-exercise ka, maganda yung repair niya. Pero pag wala kang activities at wala kang ginagawa, na de-depress ka. Kaya nangyari yung healing mo, na-epektuhan. Kasi depression and stress creates damaging sa ating antibodies. Kaya importante, sabi ko nga, ang sikreto pala ng reverse ng aging, how to reverse the aging process, is to become happy every day. Amen. Be thankful, mm-hmm, be satisfied of what you have. Ang tawag po dito yung buong, meron kang contentment. Meron kang tinatawag na kasapatan na kahit anuman yung nasa sayo, alam mong pasalamatan kung ano yung binigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kanya-kanya lang tayo, pero ang point natin, kung gusto natin gumaling, ang number one na nagpapagaling, sinabi nga, a merry heart, do it good, like a medicine. Pag masaya ang puso mo, at naka-align ka sa ating Panginoon, sinusunod mo yung mga natutunan nila, natutunan nyo, na may kinalaman dito sa huwag kakain ng mga stimulating type of food. Yung mga diniscuss natin, naka 20 pa kaya, 24 na ba tayo? So kung lahat ng ito ay i-stick sa utak ninyo, believe me, you are more than a doctor. With all the informations that we are discussing here, mm-hmm, I tell you, hindi biro ito. Galing kay God ito. Wala itong tinatawag na personal na pinag-isipan ng tao. Dahil ang mga advices natin dito, 100% comes from God. And the moment we recognize that and follow accordingly with the rules of law, especially sa health, believe me, we will become free from all kinds of diseases. And that is the promise from God. Amen. That once you become obedient with all the requirements of God, you will enjoy life. Maraming salamat, Doc. And maraming salamat po sa ating pong mga taga-subaybay na nag-send po ng inyo pong mga messages dito po sa ating pong programa. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong pag-subaybay at nawa po ay sundan niyo po ang amin pong susunod na episode next week. And sa ating pong mga kaibigan, mag-send lang po kayo ng inyo pong mga messages sa ating pong Hope Channel North Philippines comment box or sa mga numbers po na magpa-flash po sa inyo pong screen. Muli ito po si Gladys Panuelos kasama ang naturopathic expert na si Dr. Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.